Hi guys, it's Dwight Tamayo and welcome back to my channel. Andito tayo ngayon sa poultry kasi meron tayong pinaparepair na isang building doon. Nasa 12 meters by 22 meters ang size ng ating building na kung saan ito ay nag-house ng nasa 2,000 heads na manok. Yung kalahati na yun ay yun ang i-repair natin kasi sira na talaga sila at medyo nauulan na yung mga manok. So yung kalahating portion ay sa ngayon ay empty siya kasi yung bago naming manok na nakalagay sa grower house ay yun ang inilipat namin sa kabilang portion. Bago natin ilipat ay ayusin muna natin yung bubong ng building na yon at saka yung mga cages nila. So yung cages nila doon ay wooden cage lang. So pinapa-repair din natin yon para maging maayos at comfortable yung mga manok bago ilipat. So pag maging comfortable sila ay less stress ang kanilang mararanasan. So mag-i-increase ang kanilang production. So ngayon ay bumili tayo ng yero, ng mga metal primer at saka pintura, brushes, paint thinner. At nag-hire din tayo ng tao para gawin muna o i-repair muna yung bubong. So yung building pala natin guys ay nasa more or less 3 years pa lang yan. Medyo malapit tayo sa dagat, nasa 150 meters lang yung shoreline dito galing sa poultry. Kaya mabilis na nasira yung bubong o yung roof ng ating building. And then aside from malapit tayo sa dagat, yung acid mismo ng dumi ng mga manok ay isa din yun sa nagkukos ng pagkasira ng bubong ng ating building. Ito yung magiging stand ng tangke na ilalagay nating water line sa mga cages para before na i-transfer yung mga manok ay nakahanda na yung kanilang water line. Kasi yung dating water line nila is nasa PVC pipe lang. Kinonvert natin into nipple drinker type para mas maganda yung quality ng tubig at saka mas safe and then mas malinis yung tubig na marireceive ng ating mga manok. So papunta kami sa isang building na kung saan ito yung i-re-repair natin na building. Medyo mainit ngayon kasi nasa 10 o'clock in the morning na. So ito yung pinapa-repair natin na building. Kung makikita nyo, butas-butas na yung bubong nito. Makikita na yung langit. So kapag tag-ulan, medyo nababasa na yung mga manok dito. Ngayon ay wala itong mga manok kasi nag-call-out tayo. And then pinapa-repair din natin to. Kasi yung galing sa grower house natin ay ilalagay natin dito. Ito lang muna yung portion nito. Kalahating portion lang muna yung ipapa-repair natin. Kasi kung mapapansin nyo, dito na portion is okay pa naman. Before na lagyan ng mga manok ay ready na ang cage at saka yung bubong para hindi na ma-stress yung manok kapag nandito na sa cages nila saka pa lang magre-repair. So ang stress ay nakaka-cause din ng reduction ng production at the same time ay baka hindi na mangitlog yung manok kapag nabiyakan ng itlog ang mga manok sa loob ng tiyan. Dati, yung cage na ito ay naka PVC pipe yung drinker. Napansin ko, maraming manok ang madaling magkasakit at saka kung may manok na isang nagkakasakit, madali silang mahawa dahil sa yung drinker nila is parang mabilis yung transmission kasi nakahalo ka agad. So ngayon ay kininvert ko ito into nipple drinker para individual na yung drinker nila. In case na meron tayong mga sakit na manok, hindi mabilis yung pag-spread ng sakit. And then kapag nipple drinker din ay nababawasan yung pagkabasa ng ating mga feeds at hindi madaling masira yung tubig na iniinom ng ating mga manok. Thank you.
So guys, importante talaga na ma-maintain natin ang kalinisan, kaayusan ng ating poultry para yung mga manok din ay hindi din sila ma-stress at maganda yung kanilang performance. So guys, dapat meron din kayong naka-prepare na budget sa pagpapa-repair ng building kasi katulad nitong building na to, so medyo malaki kasi yung area na ipapa-repair. Para hindi na kayo mabigla sa gastusin ay dapat meron kayong nakalaan na budget para sa maintenance at pagpapa-repair ng mga building ng poultry farm. Sa mga viewers natin dyan na mahilig din sa makeup and beauty tips and business, huwag nyong kalimutan na i-like and i-subscribe ang channel ni Tin May. Tin May Arsenas. And sa akin din, sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe to Dwight Tamayo. Kung meron kayong mga comments, requests, and suggestions na videos, ay i-comment nyo lang sa comment section down below. Happy poultry farming! Bye!